Bakit maraming mga paniniwala, iisa lang naman ang Biblia ang pinagbabatayan? So yan ang ating pag-aralan ngayon. Tara! Natanong niyo na po ba sa sarili ninyo na bakit kaya ang daming mga paniniwala, ang daming mga reliyon na iba't ibang mga paniniwala, mga denomination, pero iisa lang naman yung Bible na ginagamit. So ano kaya ang naging problema? One time po ay nakikinig ako ng isang debate between Muslim at saka isang Kristiyano po, no? Tapos ang Muslim po ay nag-akusasyon na tayo daw mga Kristiyano, tayong mga naniniwala sa Bible, eh bakit daw ang dami-dami nating mga paniniwala, ang dami-dami nating mga iba't ibang mga reliyon o mga practices, no, na pinaniniwalaan, eh isa lang naman daw yung Bible. Unlike sila daw mga Muslim, is talagang pag Muslim, Muslim lang. Pag Kristiyano, is parang ang dami pang mga iba't ibang uri ng Kristiyano o paniniwala. So totoo naman, parang mayroon siyang point doon, no. Pero bakit kaya ganun pagdating sa atin? Ang masasabi ko at ang sagot ko po dyan ay yung tinatawag na hermeneutics. So napakahalaga po ng hermeneutics sa pag-aaral at pagbabasa ng Biblia para maintindihan po natin ng buong konteksto. So kapag tayo po kasi ay nagbabasa ng Biblia, merong dalawang approach. Una, devotionally. So kapag ang isang tao, especially yung mga bago pa lamang, no, sa pananampalataya na wala pang masyadong alam, binabasa natin ang Bible devotionally para lumakas tayo si spiritual. So kung tayo naman po ay mga leader, mga pastor, or mga nagtuturo po ng Biblia, dapat po ay aware tayo sa hermeneutics, kasi po posibleng makapagturo po kayo ng mali. So hindi pa pwedeng nagbasa ka lang tapos tinuro mo na agad, no, without knowing dun sa may tinatawag na hermeneutics o yung proper interpretation ng Biblia. Sa hermeneutics po, maraming tinitignan, no, yung historical, grammatical, syntactical approach, no. So maraming titignan bawat background ng Bible, kasi tandaan po natin yung Bible po ay nasulat para sa mga unang panahon ng mga tao noon, no. Halimbawa si John, meron siyang sinulatan para sa tao noong unang panahon sa time ni John. So dapat makuha po muna natin kung ano yung intention ng author, kung bakit ba sinulat ni John yon, ano ba yung purpose niya, at ano yung gusto niyang ipahatid doon sa taong yon. So yun po yung dapat nating makuha, kaya nga po mayroong hermeneutics. Pag nakuha na po natin yung idea or gustong sabihin ng author, tsaka naman po natin ngayon i-apply. Ang problema po kasi ngayon sa panahon po natin, pag nagbasa tayo ng Bible, diretsong apply agad sa atin. Mali po yun. Ang tamang pagbabasa po ng Bible, pag binasa natin ang isang talata, iisipin muna natin yung unang panahon bago po natin na i-apply sa panahon natin ngayon. Sige po, magbigay tayo ng isang halimbawa. Tignan natin to yung 1 John chapter 4 verses 1 to 4. So tignan po muna natin at basahin, no. Iba sabi po dito, "Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirit to determine if they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. By this you know that the spirit of God. Every spirit that confesses Jesus Christ has come into the flesh is from God, and every spirit that does not confess Jesus is not from God. And this is what the spirit of the Antichrist, of which you have heard that it is coming, and now it is already in the world." So hanggang verse 3 lang po pala tayo, no. So dito ay i-analyze po natin. Okay, sa pagkakaunawa mo po, ano po yung naintindihan mo dito? Sige po, pwede po kayo mag-isip, no. Malamang po ang unang interpretation nyo dito is kung sino man daw po yung hindi maniwala kay Jesus Christ na siya ay dumating sa katawan, ay siya yung Antichrist. So malamang ganun po yung inyong interpretation po, no. So lalabas, tama yung Iglesia ni Cristo, kasi yung Iglesia ni Cristo, naniniwala naman sila na si Jesus ay katawan lupa, no. Ibig sabihin, tao. So posibleng isa to sa mga Bible text nila na pwedeng patunayan na si Jesus ay tao.
Sige po, ngayon susubukan natin gamitan ng hermeneutics po, no? So, bakit po ba kaya sinulat to ni John? Ano po ba yung sitwasyon ng unang panahon? So, doon po sa loob ng simbahan na kung saan si John po yung isa sa mga leader, no? O leader, ay may mga certain individual Christians grupo doon sa loob ng church niya na nagki-claim na parang something special Christian sila sapagkat meron silang special wisdom na nanggaling sa Diyos, special knowledge na nanggaling sa Diyos, na sila lang ang mayroong alam. At pinagmamalaki nila ito at hindi sila naniniwala kay John. In the other hand, si John po, kapag babasahin natin yung 1 John tsaka 2 John po, no, na pinapakita po niya na siya po ang dapat, let's say sinasabi niya, no, na siya yung mayroong karapatang paniwalaan kasi siya yung eyewitness, nakita niya si Jesus Christ, na alam niya lahat yung ministry ni Jesus Christ. So, para sinasabi ni John na kung meron kayong paniniwalaan sa aming dalawa, siya yung mas authentic kasi siya yung mayroong personal knowledge or eyewitness sa mga nangyari. So, itong mga Kristiyanong to, kilala to sa tawag na Gnostic Christian, no? Mga Gnosticisms na Christian. So, ano po ba yung mga Gnosticism na Kristiyano nung unang panahon? Yung mga Gnosticism na Christian ay naniniwala sila na yung espiritu ay good pero yung material is evil. So, itong mga Gnosticism na to, tanggap nila na Diyos si Jesus Christ. Walang problema. Ang hindi lang nila matanggap na si Jesus Christ mismo ay merong katawan, lupa. So, para kasi sa kanila, evil yun eh, no? So, yun po yung hindi nila matanggap at yun po yung ina-address ni John dito sa nung unang panahon. Kaya nga sinasabi niya, kung sino man daw po ang mga naniniwala at hindi tumanggap na si Jesus ay naparito sa laman, sila yung Antichrist. So yung Antichrist na tinutukoy noon ni John sa panahon niya, ito yung mga Gnostic Christian na hindi naniniwala na si Jesus na nagkatawan tao. Naniniwala sila na Diyos pero hindi nila matanggap na yung Diyos ay mayroong katawang tao. Kasi nga naniniwala sila na ang espiritu ay good pero yung katawan is evil. So, papaano yung good ay pumasok doon sa katawan, which is evil para sa kanila. So, yun po yung ina-address ni John. So, since nakuha na natin noon kung sino yung Antichrist, tsaka na ngayon natin i-apply sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, sino kaya yung mga Gnostic Christians o sino kaya yung mga reliyon na katulad ng Gnostic Christian noong unang panahon na sinasabi ni John na Antichrist? So, kilala nyo na po, no? Ako, kilala ko niya. Kilala ko na rin, eh. So, yun po. Ganun po yung naitutulong, ganun po yung kahalagahan ng hermeneutics. Ngayon, para sabihin mong hindi kailangan ng hermeneutics, talagang maliligaw at maliligaw po. Kahit na po kabisado nyo na po yung buong Biblia, kung wala ho kayong maayos na foundation ng hermeneutics, baliwala po. So, sino daw po yung Antichrist noon sa panahon ni John? Ito yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus Christ sa kanyang pagka-Diyos at sa kanyang pagkatao. So, si Jesus po ay fully God, siya po ay tunay na Diyos, at the same time po, siya rin po ay fully God, siya po ay tunay na tao. So, sino man pong reliyon ang hindi ganun ang turo, considered ngayon na Antichrist. Let's say tulad ng Iglesia ni Cristo at ng ang dating daan. So, sila po ay masasabi nating mga Gnostic Christian na kung saan ay mali ang paniniwala kay Jesus Christ. So yun lamang po ay pag-aaralan po natin to, no. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo sa akin at sana po ay lumalim pa tayo sa kaalaman sa Biblia.